So yung pag-uusapan natin in our today's session is all about deductive statistics, and subtopic nito is measures of central tendency, kung saan ay pag-uusapan natin ang mean, mode, at median kapag ungroup ang mga data. And on the other side, kapag mga group data naman. So madali lang maghanap ng value ng mean, mode, and median kapag ungroup data. Kapag ungroup, kapag naganap ka ng mode, hahanapin mo lang yung may pinakamaraming frequency, and then yun na yung ating mode. Or maaaring maging dalawa yung mode natin, maging bimodal, o maging trimodal, depende sa given data natin. O minsan naman, maaaring walang mode na sagot sa ating given situation or sets of data. Sa paghahanap lang naman ng mean, average lang naman yun. Simple average lang, i-add lang yung lahat ng mga data and then divide by the number of data, then you will have the mean. Sa median, hahanapin mo lang yung center ng pagkasunod-sunod ng mga data. Una, i-arrange mo muna from lowest to highest or highest to lowest yung mga numbers. Hanapin mo yung pinakagitna. At kung may dalawang gitna, hanapin mo lang yung average. Then, we can simply determine already the value of our median, which is not actually difficult. Pag group data naman, kapag more than 30 na or 30 plus, yung ating mga data, or 30 and above, ginagamitan na natin yan ng group data analysis by using the following formula na mayroon tayo sa mean, sa mode, and the median. So sa measures of central tendency, at the end of the lesson, all of you will be able to compute for the mean, median, and mode for the both ungroup data and group data. So this is actually already our lesson 7, frequency measures of central tendency. A measure of central tendency is a single value that attempts to describe a set of data by identifying the central position within the set of data. Mula sa maraming data, gagawa natin ng paraan na para ma-describe natin ang mga given data as a single value na lang. And that what we call as the mean or sometimes the mode, and yung iba naman ginagamit nila is median in describing the set of data. As such, measures of central tendency are sometimes called measures of central location. That's the other term for measures of central tendency. They are also classed as summary statistics. Napakagamit ng mean, ng pag-aanap ng mean or ng mode o kaya ng median sa mga iba't ibang activity na ginagawa natin, maybe sa mga academic competition or sa mga extracurricular activities natin sa school. Sa pagko-compute ng ating mga grado, we actually use the mean. In a beauty pageant, there are some who use the mean, pero minsan, mas pinipili nilang gamitin actually ang median kapag mga pageant. Ang median kasi sa mga ganong competition, nabibigyan ng solusyon yung mga outliers na tinatawag natin. Parang yung isang kwento na competition nila ng mga lumaban ng beauty pageant. Kunwari, 10 sila. And then, merong isa doon na very much deserving. Pero may isang judge na binigyan siya ng grade na hindi naman karapat-dapat dahil personal siya. Ang nangyari, kapag ginamit mo yung mean, mapag-iwanan yung isang participant, yung isang kalaok o kandidata na kung tutuusin doon sa 10 na judges na nagbigay sa kanya ng grado
sa kanyang mga categories na lalawukan, pinakamataas siya. Kaya nga lang doon sa isang judge, ang grade niya is sobrang baba, pinakamababa, parang hindi makatotohanan. So ang nagbigay ng solution sa problem na yan ay ang midyan. So ginamitan na lang ng ranking yung mga grades na ibinigay sa mga kalook sa beauty pageant. So para naman magbigyan ng katarungan yung paglook ng isang participant. And at the same time ay hindi naman ma-open yung judge. So natapos yung competition nang walang na o-open, walang nasasaktan, na save yung credibility ng competition because of the knowledge about the frequency measures of central tendency. Hindi nasaktan yung participant through the results of the competition, nabigyan ng justice yung paglawak niya, and at the same time, hindi rin na-open yung judge kasi nga karapatan niya magbigay ng grade yun eh. Diba? Hindi nasaktan, and then hindi nagkaroon ng scandal doon sa event. So na-maintain at na-retain yung credibility ng competition. Saka yung integridad ng competition. The mean, median, and mode are all valid measures of central tendency, but under different conditions, some measures of central tendency become more appropriate to use than others. Katulad ng sinabi ko kanina, sa situation kanina, mas appropriate na gamitin yung median kaysa doon sa mean. Sa botohan, kung nagpaparami yan ng boto, ang ginagamit natin is mode. Ang may pinakamaraming frequency, yun ang mananalo. So that is why meron talagang mga times na mas magandang gamitin ito kaysa sa mean, kaysa sa median. Meron namang mas magandang gamitin ng median kaysa sa mode o kaysa sa mean. Depende kasi yan sa event. And then, in the following sections, you will look now at the mean, the mode, and median and learn how to calculate them and under what conditions they are most appropriate to be used. Hindi naman porque alam mo na yung mean, median, and mode at any time, pwede mo silang gamitin at any event. Depende pa rin yan kung saan na angkop o mas nababagay gamitin yung isang measures of central tendency natin. Kaya mean ba yan, median ba yan, o mode ba ang dapat yan? With all the sentences that I have already mentioned and shared to you, wala pa ba kayong namumuong tanong o kaisipan na pwede ninyong ibahagi sa akin? Wala ba kayong gustong itanong? Plus? Wala pa naman po. Wala pa naman. So, klaro pa naman yung pagkasabi ko siguro. So, let's proceed. So, measures of central tendency for the ungrouped data. Ang pinakauna sa lahat ay ang mean, ang tinatawag nating arithmetic average. Though, this is used for continuous data. At yung formula na may meron tayo is simply this one. Summation x over n is equal to the arithmetic mean, na x bar. Example. At yung ibig sabihin niya ng mga variables natin, no, yung summation x, sum of the measurements or values, and number of measurements, and x bar is the mean. Given the following data, 1, 1, 2, 3, and 4, and 5, the first thing to do is to solve for the summation x, na kung saan ang ibig sabihin no, na i-add lang natin lahat ng mga data. If I will be adding all of this, what do we have? What is the value of summation x? Walang thrill, di ba? No? Pero dapat, maliit man o malaki, bigyan natin na pansin na talaga. Okay? So ano ba yung value dyan? Class? Are you with me? Ano yung value ng summation x natin? 16 po, sir. 16. So if summation x is 16, then what will be the value for n?
6 po, sir. And then, finally, we could have the substitution process. And then, titingnan natin ang value ng ating min is 2.67. So, yan ang value ng ating min para sa ating given min foreign group data. Example yan. So, right after that, ng min, ito na ko lang, no? Meron din tayo tinatawag na mode foreign group data. Yung min ginagamit yun sa pag-compute ng mga grades natin, no, sa school. And not only that, meron pang ibang matters, no, pwedeng gamitin yung min. Okay, sa mode naman, foreign group data, ito yung pinakamarami na frequency. It is the value of the data that set that occurs most frequently. And actually, it is used for categorical data. Pang-categorical siya, no? Ginagamit siya sa mga categorical data. Sa mga botohan, sa election, ginagamit siya. Halimbawa, party list ang pinag-uusapan. Sino bang may gusto sa party list sa ganito? And yung may aalal, siyempre yung may pinakamaraming frequency o pinakamaraming boto. Now, given this data, ano ba yung may pinakamaraming data? Sa example na yan. 5 po, sir. 5. So definitely, 5 is the mode. Kasi nag-occur siya ng twice and no other value occurred more than once maliban sa 5. Therefore, ang mode natin, we can finally decide that the mode is equal to 5. Kung galimbawa yung 8, pinalitan ko ng 6, ilan ang mode natin? Dalawa po. Dalawa na. So we have the mode, ang answer natin, we have the 5 and the 6. So bimodal siya noon. This time naman, unimodal kasi, yung 5 lang ang ating mode. So walang kahirap-hirap. Data sets can have more than one mode. While the mean and median have one unique value. Okay? Yan ang kaibahan ng mode sa mean and median. Sa mode, pwede kang magkaroon ng maraming modes. Pero sa mean and median, isa lang ang value. Unique value yon. Data sets can also have no mode. For example, halimbawa dito, pinaltan ko yung 5 ng 9. So wala tayong magiging mode. Okay? Walang sagot na mode. So ang sagot natin is no mode. Kapag puro lang sila once na nakasulat. Parang ito, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Wala kang makikita dyan na numero na nagdoble man. Puro singular, puro once lang na mention o na ilista. Dahil walang more than once na data na naulit or na ilista ng twice, ibig sabihin no mode ang sagot natin. Here, no value occur more frequently than any other, therefore, no mode that exists. So ganyan lang kasimple ang mode kapag ungrouped data. And then, for the ungrouped data, median. Median, we call it actually as the positional average kasi nga, positional eh, ranking. Yan yung pinakasentro. So, ang median, actually kung pag-uusapan natin ng measures of position, ayan yung percentile 50. Okay? Yan din yung decile 4 at yan din yung quartile 2. Kung pag-uusapan ng position, magkakaparehas lang sila ng value ng median natin. So, ginagamit ang median kapag ang mga data natin are continuous or ordinal. Okay? Kapag ang ginagawa natin, iwanin mo dito. Kapag ang ginagawa natin sa mga data natin sa statistics, kung nag-aanap ng statistician sa thesis ang isang estudyante, may mga makikita tayong questionnaires na agree, strongly agree, disagree, strongly disagree, undecided, tapos nilalagyan ng 1, 2, 3, 4, 5, mga ordinal data ang tawag doon. Okay? So, median ang ginagamit doon. Okay? Can you follow? So, kukuhaan mo yung
data mo and then irarank mo yun. Minsan ang ginagawa ng iba, eh, they use the coefficients using experiments to solve for the analysis, the correlational analysis ng mga data. So yan ang kahalagaan ng media, ano? Pero bago tayo mapapunta doon, baka umabot tayo ng international law, dito muna tayo makoncentrate siyempre sa media. Arrange the raw data in ascending or descending order. So ito yung step. Maaring increasing, maaring descending yung pag-areglo natin. And then N stands for the number of values in the data. And then this is what we're going to do now. Median, hanapin natin yung pinakagitna. When N is hard, may sentro ka. Okay? And when N is even, hanapin mo yung dalawang gitna and then take the average. Okay? Dito, N plus 1 divided by 2. I don't think na kailangan mo pa nang i-divide by 2, no? Ito siguro, palitan ko na lang ng center. Anyway, hindi ko napapalitan. Sige, center lang yan. E-times 2 mo man yan, mag-add ka man ng 1, center pa rin yan, no? Hindi mo naman kailangan mag-add ng 1 dito, eh. Centro lang yan. So, given the following data, 1, 1, 2, 3, 4, and 5. Yung number of data natin are even. So yung dalawang gitna, actually naka-arrange na eh. Ascending na. Yung 2 and 3, yun yung dalawang gitna. Simple yan na lang natin. And then, i-divide by 2 mo lang. Yun na yung ating median. Can you follow? O, limbawa ito. 1, 2, 3, 4, 5. Ang median natin, yung gitna. We have 3. So, bakit pa natin pahirapan ang sarili natin sa mga nakasulat na yan? So, ang sagot dito, (2.5). 2 plus 3 is 5 divided by 2, we have 2.5. Pero kung lilima lang yung data natin, naalasin ko yung 3, ang median natin is 2. So, ganun lang kasimple yan. Now, we have the measures of central tendency kapag group data. We have the mode for group data and I think this is the formula that we have now. Mode is equals to lower boundary plus FM. Ito yung FM na modal class na tinatawag natin. I think ito yung row na may pinakamataas na frequency. And then minus F1 multiplied by the age. Ito yung class limit natin, no? Yung class interval. Kung ano ba, gaano ba karami yung class interval natin. And then 2FM minus F1 minus F2. Saan makikita yung F1 and F2? Kapag in-apply natin yung less than cumulative frequency, mahanap natin ang mga value natin. Ayan. At wali, hindi lang isang formula ang may meron akong ibibigay sa inyo sa mode. Itong formula na yan may similarity sa isa pang formula. But anyway, I'll be discussing first yung mga legends. LB, lower class boundary of model class. F1, frequency of model class. A, the size of class interval. And then frequency of class preceding the model class. F2, frequency of class preceding the succeeding the model class. Another formula, na actually ito at saka yun, isa lang. Mas simplified ito, no? Mode is equals to LB plus D1 all over D1 plus D2 multiplied by the class interval. So, H is the size of class interval. LB is the lower class boundary of model class. D1 is FM minus F2 and D2 is FM minus F1. So, kumbaga, sinimplify na lang yun. Okay, so let us now use the formula for the mode per group data. Compute the mode of the test scores, okay, 41 to 50, may frequency na 1, yung 36 to 40, may dami ng 8 ang nakakuha ng score na ganyan. Ang nakakuha naman ng score from 31 to 35, 8, ang 26 to 30 is 14, 21 to 25 is 7, 16 to 20 is 2. Natural ang magiging model class natin ay yung may pinakamaraming frequency na 14. So we have then 26 to 30 as our model class. Okay, so continue ko siya.
Bakit ang B1, FM minus F2 is equal to 14 minus 8? To make it clear to you, yung pinakamarami, okay, ito yung ating model. Okay? Ito yung ating model class. Yung value ng ating FM. Ito yung model class, 26 to 30. Ang FM natin ay yung frequency ng ating model class. Can you follow? Class? Yes, po, sir. Okay, tandaan nyo, ang F2 laging nauna, baligtad sila, no? Ito yung ating F2, yung 8. Yung, di ba, naiipit yung 14 ng dalawang numero. Okay? Ito yung sa taas. Yung nauna. Ito naman yung F1. Baligtad sila. Ito yung F2. Tandaan nyo lagi yan, ano? Ito yung F2. Para lang klaro. Ito naman yung F1. Yung 7. So kapag ginana mo yung D1, 14 minus 8 lang. You will have a 7. And pag ginana mo naman yung D2, 14 minus 7. Let me show you. Para maiwasan ang pagkalito. Yan. So ito yung F1, yung muli. Yung mauna bago ang model, ang ating model frequency na 14 is 8. Yun yung F2 natin. At yung upper naman, yun ang F1 natin. So nahanap na natin ang D1 at saka D2. And then the class interval is 5. Kasi nga, magbibilang ka nga ng 1 to 5. Lima talaga ang class interval. So 45 and 41, isa ka ng 41, 41, 42, 43, 44, 45, counting lima yon. O kaya another way, isubtract mo lang yung parehong lower limit na 41 and 36. 41 minus 36 is 5. 36 minus 31 is 5. O kaya yung upper limit, 45 minus 40 is 5. And that is our class interval. H equals to 5. Lower class boundary natin is 25.5. Diba sabi ko last time, yung lower limit natin is 26. Magle-less ka lang ng 0.5 sa ating model class na may lower limit na 26. Less ka lang ng 0.5. 25.5 siya. Klaro ba? So nandiyan na yung mga data natin. And then direct substitution, since kompleto na, ang bold value natin in this given problem is 27.69. So direct substitution lang siya. Is there anything difficult with this? Isipin niyo muna. Klaro ba? Okay naman po, sir. Okay, so proceed. Now let's talk about the median. Per group data. Ito yung formula ng ating median per group data. Again, andyan pa rin yung lower class boundary. And then N stands for the number of respondents. And then may less than cumulative frequency na tayo dyan. So ibig sabihin, kailangan na natin ng column para mailista natin ang ating mga less than cumulative frequency value. Then we also have the age and FM. Yung FM dito, ang role niya is median class. Yung frequency ng median class natin. So that is FM. And then age is the interval. Na same lang ang pag-aanap ng interval doon sa mode natin. Okay, sulat ko pa rin yung mga data. Kung ano bang ibig sabihin ng age, size of class interval, and its total frequency. Lower class boundary of median class, and then frequency of median class, yung FM. Actually, hindi na mahirap ito kasi alam ko, natakel na ito during your high school, and then senior high siguro, natake din ito, and then natitika uli ngayon. Actually, sa graduate school, tinitake din namin ito. Ito exactly yung lecture ko sa graduate school. The table shows the weight in kilogram of members in a sports club. Calculate the median of the distribution. Okay? So, ito lang actually yung mga given, no? Yung dalawang row lang, yung masses and frequency. Isulat ko na silang in two row, pero same lang sa column, no? So, nagsimula ako sa 6 kasi less than tayo. 6 plus 8 is 14.
14 plus 26 is 40. 26 plus 14 plus 12 is 26. Baliktad. 26 plus 14 is 40. 40 plus 7 is 47. 47 plus 3 is 50. As we can see now, yung total respondent natin, 50. Natapos tayo sa 50 noong nag-take tayo ng less than cumulative frequency. Na kung gagamitin ko yung formula, ito yung mga given natin. Yung LV natin is 59.5. Okay? 59.5. Ito yung naging median natin. Kasi ito yung gitna. Ito yung between ng 50. Di ba? Median yung kalagitnaan. So ito yung 26. Kaya na hindi mo si calculate. Ang kalahati ng 50 is 25. So nandito siya sa boundary ng 26. Yung kalahati ng mga respondents. So kaya ang nangyari, yung LB natin is 59.50. Paliwanan ko lang siya, no? Huwag niyong pipiliin yung may pinakamarami na frequency. Tingnan ninyo kung saan yung gitna ng population at nandito siya. Ito yung ating FM. And then, bakit 59.50? Kasi ang lower limit natin dito is 60. So, less ka ng 0.5, 59.5. Ang yan naman natin, nakita natin doon sa dulo, nung in-apply natin ang less than cumulative frequency, bakit ang H is 10? Kasi nga, sa class interval, para mahanap natin, ang lower limit ng dalawang magkasunod na scores or weights, 50 minus 40, 10. Oh, kaya pwede naman 59 minus 49, 10 din. Kaya by counting 40 to 49, 10 ang mabibilang mo. So yun ang ating class interval. Now, I don't see anything na may mahirap pa dito, no? Bakit ang less than cumulative frequency is 14? Okay? Tandaan ninyo, lagi niyong tinitingnan, kung ito yung FM natin, lagi natin tingnan yung succeeding. Okay? Hindi yung ka-align niya. Yun ang kukuhanin natin. Okay? Okay, actually, hindi pa yun. Hindi, parang iba, no? Mali yung naturo ko. Sa baba, ito siya. 14, ito siya. Diba, ito yung ating FM. Okay, 6 plus 8 is 14. So, ito yun. Ito yung CF natin, yung bago. Can you follow? Can you follow, class? Yung proceeding. Okay, so let's proceed. So direct substitution, we can obtain a result of median of 68.67. So wala nang mahirap. Basta alam nyo lang ang gawin ninyo sa mga data, alam nyo yung less than cumulative frequency, alam mo yung iyong class interval, alam mo yung bilang ng N, walang magiging mahirap sa paghanap ng median. Then we also have the mean. And makukonsentrate tayo sa class midpoint, solving for the mean. Dito, inaanapan natin ng class mark ang bawat scores, ang bawat class interval. So ang formula natin is XM as the class midpoints and then F as the frequency. The table shows the score out of 60 applicants in an aptitude test. Calculate the mean of the distribution. If these are the scores, okay, look at this. 51 to 60, nakakuha ng 41 to 50, 31 to 40, 21 to 30, 11 to 20 na nakakuha ng score, and then 1 to 10. Ito yung mga frequency, 4, 7, 10, 8, 6, and 5. Okay? Ang gagawin natin, hanapin natin yung class mark. Ang class mark ng 51 to 60 is 55.5. Hanapin lang natin yung average, yung dalawang limit, yung lower and upper. 41 plus 50 is 91, and then class mark natin is 45.5 since the average of 41 and 50 is 45.5. 31 and 40 is 71, ang kalahati niyan is 35.5, and that will be our class mark. 21 to 30 is 25.5, 11 to 20 is 15.5, 1 to 10 is 5.5. So may mga class mark na tayo per ranges of scores. So what's next? We compute for fx. F times x sa bawat column.
4 times 55.5 is 222. Hanggang sa dulo, 5 times 5.5 is 27.5. And then, isa-sum up lang natin lahat ng mga FX. Kaya nga nakasulat dito, summation of all FX. And then afterwards, summation ng lahat ng frequency. Ilang naman natin na ang total niya is 60. That is why ito yung ating calculation now. Summation of FX is 1,220. Ah, okay. 60 ba to? 40 lang. 11, 21, 29, plus 6 is 35, plus 5 is 40. So out of 60 applicants lang yon. So ito lang yung nakuha. Out of 60, the civil should score out of 60. 60 items yung exam. So ito yung mga frequency natin. So I think 40 lang yung applicant. So yung 60 yun yung pinaka-highest na score. If ever na may makakuha man ng perfect score. So, ganun lang pala siya kasimple. Okay, ito na siya, no? So, calculate natin ang mean for group D.